Okay, sound check, test mic, sound check, test mic. So welcome po ulit guys sa ating channel Stock Play. At bago po natin pag-usapan ng mga top trending stocks sa araw na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel and pakipress na rin po si all button para palagi po kayo ma-update at ma-notify sa mga bagong videos na i-upload po natin about sa stock market. So don't forget to subscribe tapos click all button. Subscribe, then click all button guys. And syempre, don't forget to follow my account sa my Instagrams. So paki-search lang po Stock Play, then click the follow button. Let's start with APL. Oh, ayan. So pasensya na po kayo at medyo maingay dito. At birthday po ng pamangkin ko. So let's start. So dito po sa part na to, oh ayan, so possible breakout na tong sa APL eh. O diba, na-hit na yung dalawang resistance natin. So sa part po na to, isa na lang ano. So isang resistance na lang po yung aabangan natin bukas. Ayan, kasi ano to, gap down guys na hindi pa po na-filled. Right here, no? So kung siya po ay magbe-breakout at ipi-field si ating gap down, so syempre ang ating target price is malapit sa 0.28 guys, no? 0.28. So tignan natin kung makakapanik. So since siya po ay nasa resistance, so possible din na ma-reject yan, ano? So just in case na mare-reject po, so possible babalik tayo dito sa may support, which is around sa 0.25. Okay, support here. Okay, 0.25, tapos yung resistance 0.26, tapos yung next target is 0.28. And kasi ano to, oh, gap down na, na hindi pa na-feed. Pero po, take note, hindi po lahat ng gaps is pinifield, ano? Ayan. So, baka kasi ma-misinterpret natin, guys, na pagka-gap is talagang pa-feed siya, no? So, hindi po ganun. Ayan. So, sa part po na to, possible, this is a cup pattern, ano? Pag po siya ay nag-breakout po sa kanyang neckline. So, si neckline po, guys, ito yun. Possible neckline, guys, ano? Ayan. So, tignan po natin kung siya ay mag-breakout bukas, ano, sa APL. Let's see. Okay. Tapos, sa moving average. So, 50. Hindi na po natin i-elaborate masyado. 100. Okay. So, good pa naman, yun. 50, 100, tapos 200. So, what about sa ating, ano, cloud? So, kay cloud naman, kung papansinin natin, okay, so medyo pataas naman si upper cloud. Medyo okay. Ayan, pero syempre, dapat, as supposed to be, si price action po is mag-create ng higher high. So, sa part po na to, wala pa eh. Wala pa po siyang higher high dito, no? So this is a retest pa lang. Ayan. So what about sa ating mga indicators? Let's start with RSI, guys. So dito po, meron po tayong naispatan na resistance ulit. So tignan natin kung mag-retest dyan or magbe-breakout bukas, no? So ito po yun eh. Oops. Okay, so mali tayo na napindot. So ito po yun, guys. Okay, si resistance. So, tignan natin kung makakapanik dyan, ano? Si RSI. Ayan. Tapos, so, kay MACD. So, this is a good sign, guys. Kasi, kung papansinin natin, nagko-converge si MACD line and signal line. Okay? So, ito po yun, ano? So, possible, bullish crossover, ano? Kung masusustain yan. So, this is very, very, very good.
good sign yan, ano. And syempre, meron po tayo ditong confluence sa kanyang histogram. So, series of higher lows, guys. Okay? So, possible, siya po ay mag-flip na from negative to positive. So, from negative to positive, guys. Ayan. So, tignan natin, ano. So, what about sa volume? So, sa volume, so, wala pa naman po tayong talagang breakout dito. Right here, kasi resistance to eh. So, just in case na siya po ay makakapanik bukas, bullish po yun pag gaganon, ano, kasi resistance to. Ayan, so maraming retest dito pero nare-reject eh. So, bukas po tignan natin kung may demand, no? Right here. Ayan, kasi resistance to. Ayan. So, save natin. Tapos, let's continue, guys. So, sa part po na to, medyo hindi na po masakit. Pero masakit pa rin, guys, yung laso ko, no? Ayan. Dito. So, dito yung next natin. Dito. Super sensitive kasi nung ano ko. Gums. Eh, pati dila, ano. Lagi ako may laso. Nagtututbrush naman ako. Ayan. So, sa part po na to kay dito is still, siya po ay nag-retest pero medyo hirap, no? Ayan sa part na to. So, since okay kahapon kasi, siya po ay nasa resistance. So, sa part na to, medyo nare-reject, guys, ano? Ayan, kasi resistance nga to, oh, which is around sa 18 pesos. So, for now, okay, possible mag-pullback muna tayo rito kay dito. Support, 17.2 pesos. Okay. Series of touches, 1, 2, 3, 4, 5, and possible dito, guys. 17.2 pesos, ano? Malapit po dyan. Dito, guys, ano? Tapos, meron tayo ditong trend line. Right here. Ayun, trend line. And kasi dito sa daily chart, hindi gaano halata eh. Pero sa lower time frame, so, silipin po natin dito sa 1 hour chart. So, sana huwag tayong magkagulite at tayo ay sumisilip. Biro lang. Ayan. So, sa part na to, meron po tayo ditong trend line, which is here. Okay? So, ito po yung sinasabi nating trend line, ano? So, just in case na siya po ay magpupullback bukas or magse-sell off, possible nga dito, guys, ano? 17.2 pesos. And kasi meron tayong confluence sa ating trend line. Ayan, ano? So, dalawang trend line yan. Yung ating confluence dito kay dito. No? So, ayan, guys. Let's see, ano? So, tignan po natin kung siya po ay magkakaroon ng sell-off. Kasi medyo nare-reject. Okay? Pero, o, syempre, si demand pa rin ang pinaka-king dito, no? So, kahit na pangit yung kanyang candlestick, so, kung merong magtutulak dyan papataas, edi, syempre, possible na magbe-breakout, no? Ayan. So, since tayo po ay nasa 1-hour chart, so, possible po, guys, okay? Sell off saglit, tapos baka mag-retest din dito for breakout. Ayan. So, remember, guys, we have here a cup pattern. So, syempre, yung target natin dyan is eto. Si 19 pesos, no? Let's go back sa daily chart. So, sa daily chart, so, oh, i-check po natin sila moving average. So, 50, 100, tapos 200. Okay, so okay pa naman, ano? Tapos kay cloud. Ayan, so okay pa rin, guys, ano? Kasi patas naman si upper and lower cloud, eh.
si upper cloud, tapos si lower cloud. So what about sa ating mga indicators? So dito po sa RSI natin, so medyo nare-reject guys, oh. So this is a possible triple top, no? Ayan, oh. So sabi natin, pagka hindi po nakapanik, possible double top. Okay? So ngayon, medyo lilo siya at siya po ay na-reject, eh. Ayan. So possible tayo ay babalik dito sa may support. So ito po yung support niya, no? Ayan. And sa ating MACD, so kay MACD naman guys, lower highs right here. Okay. Lower high to. Ayan, so tignan natin, ano? Medyo hindi pa po siya okay. Ayan. So dito rin sa volume, sell off guys. Ayan, lower highs, no? So we have here 1, 2, 3. Ayan. So parang triple top pa nga, eh, diba? O, ayan. So for now, mas possible kasi mag-sell off muna tayo dito, no? Ayan, kasi di nakapanik dito, oh. Ayan, pababa yung kanyang volume. Ayan, so tignan natin bukas. Ayan. So i-save natin, save, save, save. Save natin yan, tapos yung next is okay. Next, ito si PHA, no? So PHA na po tayo guys. So kay PHA naman, so silipin natin, silip silip lang. Oh, ayan. So sa part po na to, almost na hit na yung ating, or na filled na yung ating gap, no? Na sinasabi, pero hindi pa po totally. So sa part po na to, still possible pa rin guys na malaglag si PHA dito guys, ano? Which is around sa 2.6 pesos. Okay. Ayan kasi, oh, bearish to, oh. Super haba nung body nung last candlestick natin. Okay. So sa part na to, possible na possible guys na ma-hit si 2.6. Oh, ayan. So sa ano, sa lower time frame, i-check po natin. Check, check, check. So dito naman medyo, oh, ayan. So medyo nag-hold dito, no? Ayan, sa part na to, pero still possible pa nga rin. Kasi resistance to, yo. Sa 2.7. So resistance 'yan. So just in case na di po makakapanik kaagad sa 1 hour chart, so possible malalaglag pa tayo dito. Ayan, sa 2.6 na. Ayan. So dito kasi sa 1 hour chart, siya po ay possible na mag-retest dito sa ating resistance. So pagka po hindi naging successful, possible ma-filled na po yung ating gap, no? Totally. Let's go back sa hour wait lang pala. Ayan. So dito kasi sa ating 1 hour chart, ayan, so meron tayong trend line dito, no? Na sinusundan. So this is a trend line, guys. So ito 'yun, no? Ito. Ayan, no. This is a downtrend line. And sa baba rin meron 'yan, syempre. Oh, ayan. No? So sa part na to, para siyang ano, falling wedge, no? Ayan, so tignan natin, pero still possible pa nga rin na talagang totaling ma-filled, no? Si gap up dito. Ayan, kasi falling wedge to. Possible, pag nakapanik dito sa may resistance, pwede syempre magra-rally yan papataas, no? Let's go back sa daily chart. So dito, i-check natin sa moving average. Medyo malayo pa talaga, eh, no? Super bullish talaga na itong ni PHA, no? 50, 100, tapos 200. Ayun, no? Diba?
Good. Tapos kay Cloud. Ayan. So since this is 4 consecutive bearish candles, candlesticks, okay? So that's why yung ating cloud is flat, no? Si upper cloud flat and si lower cloud is flat. So what about naman sa ating mga indicators? Let's start with RSI. So ito po guys, possible mag-retest nga to sa may ating trend line, ano? Right here. So super lapit na kasi. So ang papansinin natin dito sa ating RSI kay PHA, possible po guys, no? So this is very crucial. So bakit? Kasi this is a long term trend line. And since ano to? Since 2019 to guys, no? And syempre, so kung siya ay talagang bullish pa rin, supposed to be dapat pagka po na hit si ating trend line is biglang pipitikin papataas. So what if kung hindi? Eh syempre, so alam natin pagka trend line tapos nabasag. So ibang usapan yun guys, no? So for now, dito muna tayo. Mag-focus sa trend line natin. Ayan. So tingnan natin ano kung mag-ano diyan. Kung magre-retest tapos bounce. Tapos so medyo hindi talaga maganda sa part na 'to eh. And kasi possible nga 'di ba sabi natin, this is a possible lang ano. This is a hidden bearish divergence kay PHA, no? So pataas si volume, so higher high, tapos sa price action natin is medyo pababa. Ayun, no? Diba? High, tas lower high. O, ayan. Tapos kay MACD, so pretty obvious naman, this is a bearish crossover. So sabi natin kahapon, possible, ano? And one thing na nakita pa natin dito ngayon, eto, so from positive guys, naging negative na siya rito sa histogram. So pagka po nag-print out pa to ng lower low bukas, eh for sure, mafi-filled na totally si ano, no? Si gap. Ayan, sa 2.6 possible. Pero syempre, tignan natin si ano, si RSI. Ayan, kung siya ba ay mag-hold dyan, ano? So what about sa ating volume? So hindi po nag-hold sa may support. So next support na natin dito or next stop is here. So medyo mababa to, no? Papansinin natin. Ayan. So save. So next natin, last 2 na po, ano? So top 5 lang yung palagi nating kukunin. Ayan, kasi busy pa ako eh. Hindi po natin kayang i-handle lahat. Next is eto si BSC. Although dati nako-cover natin lahat yan, no? Tapos meron pang dagdag eh. So for now at busy ako. Ayan, so top 5 muna palagi yung ating charting, ano? So dito kay BSC guys, still sideways eh, no? So siya po ay nag-retest pero wala pa rin guys. So dito po medyo mahaba yung wick. Okay, kung papansinin natin sa ating last candlestick. So meaning po niyan, malakas po yung selling pressure dito guys, ayun sa resistance natin. So syempre support, okay, sa 1.1, which is around here. Okay, so possible mag-retest dyan. Tapos yung second support natin is nasa 1 peso. Ayan. So dito po yun guys, no? Ayan, kasi sideways pa rin siya ngayon eh. Ito si BSC, eh. So wala pa rin pinagbago. So hindi po siya makapanik dito, no? So syempre, this is a significant resistance for BSC. Ito guys, si 1.2. Okay.
So, tignan natin. Let's see. So, ganun talaga. Tapos, i-check natin dito sa lower time frame. So, dito. Okay, so mag-adjust tayo ng very light. Okay, tapos burahin na natin siguro to. So, dito guys, right here. So, mag-update tayo dito, no? So, possible kasi this is a ascending triangle pattern, no? So, nagko-contract yung ating price. Right? So, base po dito, meron po tayong trend line na nakreheat, no? So, we have here 1, 2, 3, 4, 5, and possible nga guys dito, 6. Tapos, bounce ulit, no? To retest this flat top. Kasi flat top to eh. So, alam po natin guys, pagka may triangle which is ascending, possible po guys, siya po ay continuation pattern. Pero, syempre dapat siya po ay makapanik muna dito sa ating resistance. Okay? Since wala pa naman, kaya don't expect too much, no? Dito guys, ayan. Let's go back sa daily chart. Okay, tapos i-check po natin yung kanyang moving average. So 50, 100, tapos 200. Okay pa naman guys, ano? 50, 100, tapos 200. Siya pa rin ay naka-align. Tapos kay Cloud. Medyo flat pa rin, ano? Ay na flat pa rin guys. So flat pa rin, ha? Tapos, okay. Sa RSI natin, sideways pa rin right here. Okay. So wala pa rin pagbabago rito sa part na 'to, no? Ayun, so sideways pa rin eh. Wala pa rin siya. Tapos dito naman kay MACD, higher low dito sa ating histogram, pero si MACD line is hindi pa po nag-flip pataas. Okay. Ayun, no? So hindi pa rin siya nagko-converge dito kay signal line, ano? Dito kay red line. Ayan. Medyo hindi pa rin okay guys, no? So there's a possibility talaga na magre-retest siya sa may trend line natin. So send off, no? And here, so dito sa volume natin, so meron po tayo ditong support which is hindi pa po guys nai-hit right now. Ayan, so possible bukas ma-hit siya, ano? And syempre supposed to be dapat mag-hold dyan. Kasi pagka po hindi nag-hold dyan at nabuhusan at nalaglag, yun po ang delikado, no? So, tignan natin. Save natin yan. And yung last is what? So, check natin, ano? MM ba? Ayan, so okay na. So, dito guys. Ayan, so sa ASEN pala yung last natin. ASEN. So, i-check po natin sa ASEN. So, ASEN. So, check natin yan. Okay. So, kanina, siya ay nag-retest dito sa daily chart pero wali, no? So, binuhusan pa rin eh. Ayan. So, tingnan natin guys sa lower time frame para mas kita natin yung nangyari, no? Ayan, kanina. So, dito po, sabi natin, this is a symmetrical triangle pattern. So, sabi natin ka hapon ba or nung last video. Pagka po guys, symmetrical triangle pattern, so, kung saan po siya magbe-break out, dun po siya papunta. So, dito kasi breakdown eh. Ah, diba? So sa part na to, meron po tayo ditong uptrend line, ano? Ayan, no? Tapos guys, kung titignan natin kanina, boom, nalaglag guys, no? So this is bad. So syempre
So ang support natin kay ASEN is here, 7.55 pesos. So we have here series of touches, no? So we have 1, so madami yan, 3, 4, 5, impossible dito nga, no? Ayan. So what about sa ating second support? So ang ating second support dito kay ASEN is here, which is around 7.25. Pero kung papansinin natin dito sa baba, meron po tayo ditong gap up na hindi pa po na-filled, which is around sa 7.25 nga. So tignan natin ano kung siya ay ma-filled. Pero syempre, ang focus po natin is dito sa may first support. So tignan natin. So ang possible kasi ma-hit yan tapos mag-bounce, no? Ayan. So tignan natin guys kung ano mangyayari bukas. So pagka hindi nag-hold, edi syempre possible dito na yan, dito or here sa may mid nya, no? Ayan, kasi dito meron ding support. Ayan, kung magdadagdag tayo na support dito sa gitna, meron pa rin ano dito guys. Ayan. So dito, which is around 7.45. Ayan. So tignan natin ano. Let's go back sa daily chart tapos i-check natin yung kanyang moving average, no? So dito guys, moving average natin 50, 100, tapos 200. Okay pa naman. Okay, ayun, no? Diba? 50, 100, tapos 200. What about sa ating cloud? So dito kay cloud, so yung ating price action is nasa loob na ng cloud. Ayan, so medyo hindi po siya maganda pag gaganyan, ano, tapos naging red pa yung candlestick natin. Kasi kung papansinin natin, this is a possible, no, dark cloud cover pattern. So alam natin pagka dark cloud cover pattern, siya po ay reversal pababa, no? Bearish reversal po 'yan. So ito 'yun, no. Dark cloud cover pattern, no. So tingnan natin guys na. Let's see kung mag-hold dito sa may first support niya. Tapos sa RSI, so siya po ay nasa support na rito, no. And kung papansinin natin, hindi po siya nag-retest sa may trend line. So bearish na bearish pagka ganyan, ano. And here kay MACD, so yun lang guys, ano. Ayan, so be ready. Kasi kung papansinin natin, si MACD line is pababa na po, ano. So possible bearish crossover guys, possible. And sa ating histogram, series of lower highs. So base po dito bearish, ano, sa ASEN. Bearish yan pag gaganyan. So dito rin hindi po siya nag-retest, tapos bumaloktot pa nga pababa. Ayan. So meaning po niyan is walang demand pag gaganyan, ano. Hindi po siya nag-retest dito, eh. Oh, ayan. So tignan natin bukas kung ano yung mangyayari kay ASEN. So I think tapos na po tayo sa ating video update for this day. So salamat po sa panonood. See you po ulit sa next video. Don't forget to like, share, and subscribe yung ating mga videos. Bye-bye!